Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabalik pa ang Panahon TV. Para sa lahat na naghahanda na papasok sa eskwela, narito na ang lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin na natin dito sa Luzon, particular dito sa Tagaytay, pati na rin sa Legazpi. Dahil medyo malapit dito yung low pressure area, paghandaan ninyo yung maulap na kalangitan na magdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Ang agwat ng temperatura dito sa nasabi kong lugar ay nasa pagitan ng 18 hanggang sa 28 degrees Celsius. Samantala, dumako naman tayo para dito sa Metro Manila. Ang agwat ng temperatura ay medyo mababa pa rin. Ito ay nasa pagitan ng 22 hanggang sa 31 degrees Celsius. Gayunpaman, asahan pa rin ang magandang lagay ng panahon. Para dito sa Baguio City, epekto pa rin ng hangin amihan ang medyo may mga maulan na panahon at ang temperatura dito ay kaakibat ng 30 hanggang sa 24 degrees Celsius. Punta naman tayo dito sa Visayas. Paghandaan pa rin ninyo ang maulap na kalangitan na magdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Ang agwat ng temperatura dito sa Tacloban ay mula 24 hanggang sa 29 degrees Celsius. Kung mapapansin natin, mabababa pa rin yung temperatura dahil nga dun sa mga pag-ulan. Para dito sa Metro Cebu, ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 29 degrees Celsius. At panghuli naman natin para dito sa Mindanao, sa kababayan ng ating Pangulo dito sa Metro Davao, ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. At dito sa tatlong lugar na nakikita nyo ay magandang balita dahil good weather condition. Ngunit maging handa pa rin dahil posible yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Nagbabagong klima, pagtaas ng temperatura. Ano ang epekto nito sa ating kalusugan? Dahil sa pag-init ng panahon, marami sa mga hayop ang mga nagmamigrate at ang ilang dito virus carrier tulad ng malaria na umuubos sa halos 1 milyong buhay kada taon. Ang ilang mga halaman na natatagpuan lamang sa North America, nakikita na rin sa Europe dahil umiinit na rin dito. Ang mainit na panahon, hudyat din ng pollination sa mga halaman na tiyak namang magpapalala sa allergic persons. Isang malaking resulta rin ng climate change ay ang nararanasang extreme weather condition, kagaya na lamang ng malalakas na bagyo na nagdudulot ng pagbaha at pagkasawi ng mga tao. Bawat taon, padami ng padami ang naaapektuhan ng climate change. Ano ang ginagawa natin para malabanan ito? Huwag po kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa kami matapos ang ilang mga paalala.